Ang negosyante at dating mambabatas na si Manuel Villar Jr. ay naghahanap na makipagsapalaran sa negosyo ng Riles. Sinabi na ang Villar Group ay nasa talakayan para kunin ang kasalukuyang Light Rail Transit 1, LRT 1, Extension Project. Sinabi ni Villar na ang Light Rail Manila Corp. LRMC, konsorsyum na kasalukuyang humahawak sa proyekto ay nagpaplanong ihinto ang mga planong patakbuhin ng Riles hanggang sa Cavite at nagsumite na siya ng hindi hinihinging panukala. With regards to the LRT 1 extension, I plan to be the one that continue it, sabi niya. Sa teknikal, ito ang aking unang Riles, at mayroon na akong kasosyo para sa pakikipagsapalaran na ito kung sakaling matuloy ito. Ang mga miyembro ng konsorsyum na Metro Pacific Investment Corporation at Ayala Corporation ay hindi agad nakatanggap ng komento. Ang iba pang kumpanyang may stake sa LRMC ay ang Sumitomo Corporation ng Japan at Macquarie Investments Holdings, Philippines, PTE Limited. Ang LRMC ay incorporate noong 2014 at noong taong iyon ay pumirma ng concession agreement sa gobyerno para sa 65 na bilyong piso, LRT 1 Cavite Extension, Operation and Maintenance Project, na magdaragdag ng 8 istasyon at magpapahaba ng Riles ng 11 kilometro sa Bacoor, Cavite. Batay sa mga ulat, 5 sa 8 istasyon ang inaasahang matatapos ngayong taon, ngunit ang mga issue sa right-of-way ay humahadlang sa trabaho sa huling 3. Hihinto na lang ang project sa Sukat Paranaque, so I will do it instead, sabi ni Villar. Nakapasa na ako ng proposal sa DOTR, Department of Transportation, at magtatayo ako ng 7 istasyon, at nakikipagnegosasyon na kami sa kanila, dagdag pa niya. Sinabi ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez na wala siyang narinig na nagsumite ng panukala ang Villar Group na may kinalaman sa extension ng LRT1 project. The thing is, I think Ayala does not want to do this already because of increased cost as the land is not them, sinabi ni Villar, na sinasabing hindi siya magkakaroon ng ganitong problema dahil pag-aari niya ang lupa kung saan itatayo ang mga karagdagang istasyon. Ang negosyante, pinangalanan ngayong taon ng Forbes bilang pangalawa sa pinakamayaman sa Pilipinas na may yaman na $9.7 billion, humigit kumulang 549 na bilyong piso, sa una ay kumita ng pera mula sa real estate ngunit mula noon ay nakipagsapalaran sa ibang negosyo. Pinasinayaan niya kamakailan ng mga development sa Villar City Project, isang 3,500 ektaryang lugar na idinidevelop sa lalawigan ng Cavite. Sinabi ni Villar na sa halip na huminto sa Nyog Station sa Bacoor gaya ng orihinal na plano, nais niyang magdagdag ng 7 istasyon at patakbuhin ang LRT 1, mas malapit sa Tagaytay. Tatapusin ko ang iba pa nilang mga istasyon, at pagkatapos ay i-install ko na rin ang aking plant system. Kung magtutulungan tayo, tiyak na tataas ang foot traffic sa ating mga istasyon at makakatulong sa ating profitability overall, dagdag niya.